Alina, nakita mo ba yung apat na pumasok kanina dito? Ayun ba? Naku, mga pusakal yun. Mga magnanakaw, hold-upper. Tingnan mo, mag-check-in na naman yung mga yun. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Hello? Hello, sweetheart? Oh, sweetheart, bakit? May tip ka na ba sa nangyaring nakawan sa bangko? Eh, wala pa nga eh. Nakita ko sila. Ha? Saan? Dito sa Fairview Restaurant. Sa may bandang likuran. Ganun ba? Oo. Darating kami dyan. O sige, maghihintay ako sa'yo. Okay. Oh, partiin nyo na yan. Pupunta lang ako sa CR. Sige. Nandiyan pa ba sila? Oo. Sigurado ka? Sigurado, sigurado ako. Eh, yun naman pala eh. Pasok na natin. Tara. Mag-iingat kayo. Oh. Hey, Frankie! Ha? Halika sandali. May utos ako. Dali lang. Mga pare, pwede ba makihati sa inyo? Babes, matagal ka pa ba dyan? Sandali lang. Piano pa, nanalo bida sa kontrabida. Hindi nga, yung totoo. Ayun, nabawi namin yung pera sa mga hold-upper. Ito nga pala, kaya ako nagpunta rito para pasalamat sa'yo. Dahil sa binigay mong impormasyon. Ito naman, hindi na nasanay. Diba teamwork tayo? O nga pala, ganun tayo diba? Kumain ka na ba?
Oo, oh, kanina pa. Sayang. Bakit? Kain sana tayo sa labas eh. Huwag na. Pagod ka eh, pahinga ka na lang. Oo nga eh. O paano, di aalis na ako. Magsara ka na ng pintuan at saka ng bintana. At higit sa lahat. Isara mo to. Ha? Okay? Sige, bye-bye. Bye-bye. Sa loob lamang ng 2 linggo, ay ilang suspects na napapatay mo. Without any official order. Baka pati si Diaz may impluensya mo na rin. Nagiging trigger happy ka na yata, bata. Hanggat maaari, ayokong pumatay ng tao. Pero, wala akong magagawa kung hinihingi ng pagkakataon. Isa pa, sir. Ang balang lumalago sa katawan ng mga ugok ngayon ay bala ng katarungan. Tsaka, sir, pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Alalahanin mo na may responsibilidad tayo bilang pulis na pangalagaan ng katahimikan at katarungan. Alam ko yun, sir. Pero kayo ba, naranasan nyo na yung sitwasyon na kailangan nyo mamili? At 2 bagay lang pagpipilian nyo. Ang pumatay. At ang mamatay sa bala ng kalaban. Hindi naman ako tanga, sir, para piliin yung pangalawa. At alam ko rin po, sir, na may pangunahing responsibilidad tayong mga pulis, ang katahimikan. Pero may tungkulin din tayo, sir, na proteksyonan at iligtas ang ating sarili. Hindi po ba, sir? Oo. Pero kailangan ilagay mo sa lugar. Baka pati ang asset mo malagay sa panganib dahil sa ginagawa mo. Ikaw rin. O sige, makakalis ka na. You're dismissed. Sige, sir. Ano ba naman? Ikaw ah. Kasi, darating ang araw, hindi lang ganyan ang gagawin ko sa'yo. Bubulagin pa kita. Bakit naman? Anong bakit naman? Binobosohan mo ako. Hoy, ikaw talaga lahat ng kalokohan na sa'yo. Kasi naman eh. Eh, isa ka pa rin eh. Bibiru lang eh. Nagbibiru lang? O sige, palitan mo na ako at wala na akong gana. Sige, Bert. Halika, alis na tayo. Sige. Oh, bakit parang may problema ka? Mukhang wala ka sa mood. Hindi ko alam kung ano gagawin ko eh. Gumawa ka ng tama. Gumawa ka ng mali. Pagagalitan ka pa rin. Hindi ko alam kung saan ko lalagay sarili ko eh. Ako? Galit sa'yo? Hindi naman ako nagagalit sa'yo, ah. Hindi ikaw. Si Colonel. Tsaka isa pa, ikaw pinoproblema din kita. Bakit? Anong problema sa kalagayan ko? Ba't ba ayaw mo pantigilan yung pagiging informer mo, ha? Alam ba yung ginagawa mong pagtulong sa'kin? Baka mapahama ka. Diba, nasabi ko na sa'yo na nasisihan ako kapag natutulungan kita. Nasisihan ka? Pag may nangyari namang masama sa'yo, ako mapapahamak. Basta, ipanatag mo ang kalooban mo at walang mangyayari sa'kin. Okay? Sige, magkape ka na. Boop, 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 boop.
butas pa. Everything is under control. Nakakasiguro ako doon. Akong bahala doon, walang sabit. That's good. Thank you. Alam nyo, Mr. C, matagal ko na kayo hinihintay eh. Pero pangako ko sa inyo, mamayang hapon, i-deliver ko na yung droga nyo. Pero kailangan, kompletong bayad. Huwag ka alala. Basta ikaw dala droga dito. Sa pera, wala problema. Akin bayad agad iyo. Okay? Okay. Gaya na sinabi ko, Mr. C. Mamayang hapon, makukuha mo ng droga mo. Basta huwag mong kalimutan yung bayad, ha? Meron na nakahanda para sa'yo. Okay. Toast. Anong tipang bibigay mo sa akin? Alam ko na kung saan yung hideout ng sindikato. Saan? Malapit sa UP. Dun sa Picnic Grove. Picnic Grove? Alam ko na yan. At mamayang hapon ang bayaran nila sa deal. Ako nang bahala. Saan ka pupunta ngayon? Uwi na ako. Iatid na kita. Dahil dadaan pa ako sa presinto para humingi ng mission order. Tara. Okay? Okay. No. Good deal.
Ah, hello? Pwede ba kay Colonel? Hello? Hello, sir. Si Tobias to. O, Tobias, bakit? Eh, sir. May masama akong nangyari. Ano? Eh, sir. Bigla ako kami niraid ng mga pulis eh. Ano, ano? Sir, si Mr. C. Tsaka isang bata natin na huli. Ah, hindi. Tobias, ang mabuti pa. Pumunta ka lang dito. Hindi ko naiintindihan sinasabi mo eh. O, sige, sir. Ngayon ho, sir. Hindi. Mamayang gabi. Mamayang gabi na ho. Opo, sir. Tobias! O ano? Ano ba yung tinatawag mo sa akin sa telepono kanina? Hindi ko maintindihan eh. Eh sir, gaya na sinabi ko kanina, magbabayaran na sana kami nang may biglang nag-raid na grupo ng mga pulis. Lumaba kami sir, pero masyado sila marami. Buti na nakatakas ako. Pero nakita ko sir, nahuli si Mr. C at yung bata natin. Ganun ba? Ah, sir. Nag-aalala lang ako eh. Baka sila kumanta. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala ron. Pero nakita mo ba kung sino ang mga nag-raid? Oo, sir. Yung grupo ni Dato at ni Tapang. Sargento Dato ah. Wala siyang kadala-dala. Sige, Tobias. Makakalis ka na. Yes, sir. Hello, Ablasa? Yes, sir. Ngayon din, pumunta ka dito. May lakad tayo. Opo, sir. Nag-raid na naman ang grupo ni Dato at Tapang. Pero ang hindi ko maintindihan, paano nila nalaman ang lugar? Sir, pakananipila yan eh. Siyempre, gustong ma-promote. Nagtataka lang ako kung bakit ayaw pa nilang iparetire ang taong yun. Pero kung ano man ang iniisip nila, hindi sila magtatagumpay. Yun ang nga sinasabi ko, sir. Eh. Wala nang silbi yan eh. Distorbo lang yan eh. Pilay na yan, sir. Diyan ka nagkakamali, Blasa. Bakit, sir? Sapagkat hindi pa ang ginagamit niya. Kundi, utak. Anong balak niya? Hihintay. Naghihintay. Naghihintay lang ako ng konti pa naman. Kung hindi nila kayang iparetire, tayo nang magpaparetire sa kanya. Naintindihan mo, Blasa? Yes, sir. Naintindihan ko. Good work, gentlemen. Yan ang sinasabi ko sa inyong makatarungang raid. Walang pwedeng pumuna sa atin dahil legal ang nangyari. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 2 linggong bakasyon. Ayos! Salamat, sir. Pwera ka lang, Sargento Dato. Kailangan kita dito. Yes, sir. At ngayon, hindi na ako mahihiyang irekomenda ko kayo para ma-promote. Thank you, sir. Okay. Paano, sir? Hindi na kami magtatagal. O sige, mag-iingat lang kayo, ha? Yes, sir. Sige, sir. 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 Sarge. Sir. 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 Oh, good morning, Colonel. Come in. Good morning, Colonel. Colonel, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Well, hanga ako sa mga bata mo. Malaki ang nadali nila. It's really a big catch. Nakachempo lang sila, panyero. Pero kadalasan eh, bigurin sila. Alam mo naman na may mga kasama tayo na nasa panig nila. Come on, let's have a seat. Salamat. Mabuti na lang. At magagaling ang mga bata ako sa intelligence work. Katulad ni Sargento Dato, SPO2 Tapang, at Diaz. Si Sargento Dato ang nag-conduct ng raid. Ako man ay believe sa kanila. Lalo na sa leadership ni Sargento Dato. Siya nga pala, panyero. Meron sana akong pakiusap sa'yo. Ano yung panyero? Gusto kong makausap ang mga taong nahuli nila. Dahil gusto kong makakuha ng impormasyon. Panyero,
Kami na lang pipiga sa kanila. Bahala na lang kami magbigay sa iyo ng impormasyon. Pero Panyero, kami ang naroroon sa Narcom. Kaya palagay ko kami ang mahigit na karapatan sa kanila. Eh ano? Kami nakahuli sa kanila. Kaya kami mas mahigit na karapatan. Yan ang hirap sa'yo, Colonel. Pati ang responsibilidad ng Narcom ay pinapasok mo pa. Baka nakakalimutan mo, Colonel. Lahat ng uri ng kaso ay may kinalaman ng General Assignment Section. Kahit na, kami pa rin ang dapat na magtrabaho niyan. Hindi kayo. Because we are the experts. Kayo palang eksperto. Bakit kaming nakahuli? Colonel, humuli kayo ng sarili nyo. Hindi kami makikialam. Kaya huwag nyo kaming pakialaman. Sa palagay ko, Colonel, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Teniente, tayo na. Saan ka nga pala magbabakasyon? Ako? Siguro magbabakasyon muna ako sa atin. Matagal na akong di nakakapunta ron eh. Ikaw? Oo nga eh. Pero wala naman akong uwian dun eh. Alam mo naman patay na si nanay tsaka si tatay, di ba? Dito na lang ako kay Elvie. Kumusta mo na lang ako kay Linda? Oo ba? Sandali muna. Baka naman niloloko mo pinsan ko ah. Ako pa. Pare, alam mong mahal na mahal ko pinsan mo. Mahal na mahal eh. Mahal na nga itong babayaran mo eh. Taga muna. Ay ko nag-impita sa akin dito ah. Ba't ako? Oo nga pala no. Pero partner, seryoso to. Kailan mo pakakasal ang pinsan ko? Oop! O, kita mo? Hindi ka seryoso, no? Hindi, biro lang, biro lang. Siguro pag sapat ng naipon ko, pakakasalan ko pinsan mo. Sigurado? Sigurado ako. Ikaw ang best man dun. Okay. Okay. Busing mo na to. Bubuksan ko muna to. Happy ka ba? Oo naman, no. Talaga? Mm-mm. Sige nga. Kung talaga mahal mo ko, kagatin mo to. Kailangan buo. Ano? Ang laki-laki niyan. Ayoko. Hindi, sige na. Kagatin mo to. Kunyari, hita ko to. Ayoko. Laki-laki niyan. Sige na, kaperaso lang. Wow, galing. Mahal talaga ako. Alright. Woo! O, sige. Ito, kainin mo. Sige na nga. Sarap pala ng lubo. Alam mo, babes? Sa laki ng pagmamahal ko sa'yo, kahit anong pakain mo sa akin, kakainin ko para masaya ka. Diyan ka magaling, ha? Puro ka salita. Di ba sinabi ko sa'yo na kapag pupunta ka dito, kailangan palagi kang loaded. Eh, loaded naman ako ah! Anong loaded? Ang hina-hina mo nga eh. Ba. Sandali. Sige, kumain ka na.
Pagkatapos, kakain ako dyan. Ano? Hindi, hindi. Dyan sa manok mo. Eh, sa plato mo pala. Hindi na mabiro. Sige na, di pa tapos ang laban. Isyosong pilay. Sa impyerno mo na kunin ang promotions mo. Kabila ng kanyang kapansanan, ay binigay pa rin niya ang kanyang serbisyo at buong tapang para sa bayan. Oo nga, sir. Napakalupit ng gumawa nun sa kanya. Dapat sana pinagretiro ko na siya. Hindi na dapat nangyari yun. Isang huwarang pulis. Sir, may lead na ba tayo? Sa ngayon ay wala pa. Pero ikaw ang inaasahan ko dyan. Yes, sir. Gagawin ko lahat na magagawa ko. Nakakalungkot isipin na kung sino pang tapat sa tungkulin at mabubuting pulis ay sila pang nawawala. Sa totoo lang, mahirap matukoy sa ngayon kung sinong talagang matapat sa tungkulin o ginagamit lamang nila ang kanilang tungkulin para sa kanilang kapakanan. Nagkaroon ng secret conference kanina ang ating matataas na opisyal. At iisa lang ang kanilang naging desisyon na hindi na dapat palagpasin pa
ang nangyari kay Sergeant Dato. Kailangan iligpit ang lahat ng mga supplier, pushers at adik. Sila ang salot ng ating lipunan. Dahil sa kanila, maraming nasirang mga kabataan at kanilang kinabukasan. At ikaw, Tapang, ang napili para isagawa ang lihim na operasyon na ito. At walang maaaring makaalam kahit na sino, kahit na si Colonel Di Mayuga. Sandali muna, sir. Pag ginawa ko to, paano magiging kalagayan ko? Huwag ka mag-alala. Sagot kita. Sir, good morning. Oh, good morning, Tapang. Napasugod ka. May problema ba? Wala naman, sir. Nagkausap po ba kayo ni Colonel Lorenzo? Hindi pa. Tungkol saan? Tungkol ho doon sa narkom, yung droga. Ah, oo. Nagtalo pa nga kami. Bakit ba? Wala ho, sir. Hindi na ako magtatagal, sir. Alis na ho ako. O, sige. Ingat ka. Yes, sir. Kailangan sana ako eh. Tagal po ba yan? Sandali na lang to. Ano ba yun? Doon na lang natin pag-usapan. Tunog na lang. Inumin. Ikaw sana eh. Pwede ba? Ito talaga? Hindi. Hindi nga, ano? Hindi, wag na. Ano nga pala yung gusto mong sabihin sa akin? Tungkol kay Sargento Dato. Ah, siya nga pala. Kumusta na yung kaso nyo? May lead na ba kayo? Wala pa eh. Pero sinisiguro ko sa'yo. Sindikato nagpatumba kay Sargento Dato. Elvie, gusto mo ba talaga matulungan ako? Oo naman. Paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo yan. Okay, okay. Kung ganon, yung dating teamwork. Tulungan mo ako masolve yung kaso ni Sargento Dato. Oo ba? Yun lang pala eh. Pero sa pagkakataong ito, dobling ingat ang gagawin mo. Maliwanag ba? Mm-mm. Thank you.
Kumusta na kalagayan niya? Sa ngayon eh, hindi ko masasabi. 50-50 ang chances niya. Pero huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Lahat naman may posibilidad eh. Dok, pakiusap. Gawin niyo lahat ng magagawa niya. Hayaan mo. Gagawin ko ang lahat. Sige. Sa akin si Elvie. Dahil hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Ako po ang may kasalanan. Bigyan niyo po siya ng sapat na lakas. Kayo na po ang bahala sa kanya, Diyos ko. Maraming salamat po. Makinig ka lang sa akin, ha? Huwag mo nang piliting magsalita. Kumusta na ang kalagayan mo? Masakit ba? Pasensya ka na kung ikaw napagdiskitahan ng mga walang iyong yun, ha? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka naman pababayaan ng Diyos eh. Elvie, pagkagalingin ka ng Diyos, pagkagalingin ka ng pag-ibig ko. Di ba? Matulog ka lang. Magpahinga ka lang. Babalikan kita. Pare, ano yan? Ano yan sabi? Wala! Anong wala? Pare, tibad na! Dali!
Akin na lahat na nasa bulsa mo! Akin na sabi! Sorry, pare. Lumabang kayo. Teka muna, yung pangako mo sa akin, ha? Lahat ng utang mo, babayaran mo sa akin. Opo, babayaran ko sa katapusan pangako po. Oh, dahan-dahan, baka malunod ka. Saan tayo? Diretso mo. Kuya, Sarento, tata, patuwarin mo na ako. Hindi na ako uulit, pangako. Patawarin? Oo. Eh, paano na naman yung mga kabataang sinira mo? Oo, inaamin ko. Ginawa ko lahat yun, pero pinangako ko, hindi na ako uulit. O, sige. Patatawarin kita. Alam mo, hindi naman talaga ako mamamatay tao eh. Pero itong kaibigan ko, gusto mo pakikilala kita. Oo, pangako yan. Baka sakaling patawarin ka niya. Sino po, sir? Ayan, nasa harapan mo. Oo. Oo. Sir, ano ang pangalan niya? Mr. Nicolado. Ha? Ayan ba si Nicolado? Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Puti-puti mo. Ang kintap-kintap mo. Patawarin mo na ako. Pasensya ka na, kaibigan. Hindi ko naman talaga gustong patayin ka eh. Ikaw kasi, nakikiusap ka lang. Nanakal ka pa. Sumuka tuloy. Kayo. Ayos na ba dyan? Oo, okay. Pare. Edwin. O, pare. Yung malaking bato, alam mo na kung saan dadalhin. Kay Mr. Tan, pag-ingatan mo yan dahil milyon ang halaga. Pag pumalpa ka, patay tayong lahat. Maliwanag. Areglado, pare. O, ikaw. Tingnan mo yung paligid. Baka may ispatan tayo dito. Oo, pare. Ayos ito, ah. Marating na alat. Huwag kayo magpapalata. Tago niya. Bilisin niyo. Pare, sandali lang. Eric, sakay na! Dali! Tigil! Bilis ako! Tigil!
pamilya ng bangkay ng mga suspected drug pushers ang natagpuan kung saan-saan. Pinagbibintangan niyo ba ako, sir? May dahilan ba para pagbintangan kita? Pero ito, tandaan mo, Tapang. Oras na mapatunayan ko na ikaw ang may gawa. Kahit na bata kita, parurusahan kita. Tayo na. Ayan, pumili ka na. Kung gusto mo, may mahaba pa. Di na, pare. Maiksi lang ang kailangan ko. Magaganda yung baril mo, ah. Oo, pare. Pero may bayad yan, pare. Pare naman, saka na yung bayad. Balang araw, babawi ako sa'yo. Kilala mo naman ako, eh. Tulungan mo muna ako. Pero may kondisyon, pare. Oh, anong kondisyon? Mainit ako ngayon sa Manila. Baka pwedeng isama mo na ako sa grupo mo. Oo ba? Yun lang pala, eh. Walang problema. Mga bata, kunin nyo na yung mga baril nyo. Kukuha na rin ako, pare. Pwede bang dalhin na natin itong dalawang baril na ito? May kasama ba tayo, eh? Oo, walang problema. Okay. Paano, tara na. Tayo na. Ipinatawag kita para ipaalam sa'yo na ang secret operation natin ay nagkaroon ng leak at biglang uminit. Para maiwasan na lahat tayo ay sasabit, napagpasyahan ko na itigil muna ng pansamantala ang operasyon. Eh sir, saan ako lulugar niyan? Mainit na sa akin si Colonel Dimayuga at may hinala siya na ako nagsalvage sa mga pusher. Wala kang dapat alalahanin, Tapang. Ang mabuti pa siguro, magbakasyon ka muna. Habang mainit. Ngayon, kung sakaling magipit ka, ipatawag mo lang ako at tutulungan kita. Salamat ho, sir. Sige na, makakauwi na. Bigla yata ang nawala ang Tapang niyan, sir. Nagmukhang tanga siya. Tignan natin. Sabit siya ngayon. Dok, wala na hong nakalagay na oxygen ka, LV. At wala na rin parapernalia sa katawan. Ang ibig ho ba sabihin, eh, okay na siya? Oo, ligtas na siya. Magaling na. Parang milagro nga nangyari. Ganun ba? Dok, hindi ko na siya iistorbohin. Pupunta pa ako ng probinsya at meron akong aasikasuhin malagang bagay. Sana po, hindi magbago ang pag-aalaga niyo sa kanya. Siyempre, pasyente ko siya. Sige. Sige. Salamat, Doc. Okay. Alam mo ba, ang hirap talaga ng trabaho ng pulis. Lalo na pag napapalabang kami. Kaya ako, lagi ako nag-iingat. Para sa'yo. Binabola mo na naman ako. Totoo yung sinasabi ko. Oo na, naniniwala na ako. Pero ang tagal mo sa Maynila, hindi ka man lang sumulat. Paano nga akong susulat? Eh, marami nga akong trabaho. Si Braulio yun, ah. Partner. Insan. Partner, galing ako sa bahay niyo, eh. Nakasarado. Sabi ko na nga ba't dito kita matatagpuan, eh. Oh, Insan, upo ka muna. Upo ka muna. Siya nga pala. Bakit biglang-bigla ang pagdating mo? May problema ba? Wala, wala naman. Naisip ko lang siguro tama yung sinabi mo sa akin, partner. Dapat siguro magbakasyon muna ako. Tsaka isa pa, namimiss ko na itong lugar na to. Siya nga pala, kumusta ka na? Ha? Okay lang. Okay lang? Mm-mm. Kumusta naman ang partner ko sa'yo? Lalong okay. Oh, okay naman pala eh. Di wala nang problema. Tara na. O, teka muna.
Saka pupunta? Huwag niyo sabihin kadarating ko lang eh, magdadate na kagad kayo. Hindi, sasama ka nga sa amin eh. Pupunta tayo sa karinderya niya, para makakita mo naman, di ba? Oo, tsaka doon na rin tayo magapunan at makapag-usap. O sige, doon tayo kakain. Tara. Okay, tara. Tara. Sandali lang, ha? Anong order nila? Bigyan mo kami ng tatlong beer, tsaka pulutan. O, sige. Sandali lang, kukunin ko. Wag na. Iutos mo na lang sa mga kasamahan mo. Ha? Padala mo dito at damihan. Iutos mo na lang sa mga kasama mo. Padala dito sa lamesa namin. At ikaw, dito ka sa tabi ko. Eh, may bisita ako eh. Sino mga bisita mo? Naku, wala yan! Huwag mo nang intindihan mga bisita mong yan. Wala yan! Dito ka na lang sa tabi ko. Naintindihan mo? May mga bisita nga ako, hindi talaga pwede. Pag sinabi kong dito ka lang sa tabi ko. Pare, dito ka lang binabas yung silinda. Malaki. Dito kaya ka kaya lang natin yan? Eh, mga pinsa mo lang yan eh. Huwag mo intindihin yan. Hindi nga eh. Dapat dun ako. Bisita ko yun eh. Basta dito ka. Pag sinabi kong dito ka. Naintindihan mo? Anong ginagawa nito? Sige na, umupo ka na. Tapos eh. Pulis tayo. Nagbabakasyon. May tinuulo ko. Umupo ka na. Bigyan natin ang parehas na laban. Ano ba? Teka, bitiwan mo pare, ako. Pare. Pinsan ko yung pinabastos mo eh. Eh, syota ako yun eh. Tignan mo to. Eh, hindi lang pala sinungaling to eh. Bastos pa. Pare, magpasensya mo na yung kumpare natin. Alam mo namang grade 1 lang ang natapos nito eh. Boss, hindi insulto kayo. Ayan, nagmamadali ka. Ano? Ha? Gusto mo umabot ng grade 2? Dito, gagraduate ka. Pare, salamat sa masaya mo ha. Pare, tama ka. Hindi natin kaya. Ulit mo eh. Ano gagawin natin ngayon? Pwede magsulat tayo. Ano? Paano si Linda? Pabayaan mo na yun. Marami naman dyan eh. Gago ako. Lalaban! Ha? Babae sa litrato. Wala kang respeto. Hayop ka. Kawali lang pala katapat mo. Pinahirapan mo pa ako. Nasaktan ka ba? Wala to. Oh, kumusta yung kalaban mo? Si Big Boy. Ayun, basag ang ulo. Sabi sa'yo eh, kaya natin eh. Diba? Kayang-kaya nga eh. Ginawa naman akong ping-pong nung hayop na yun. Ako man. Pero kahit na, basta't magkasama tayo, sigurado palalo.
Sinabi mo pa. Hello? Richard? Si Jack ito. Naispatan ko dito si Sergeant Tapang. Dito sa Pangasinan. Sa Barrio San Jose. Tuturo ko sa'yo kung saan. Pero ito, tandaan mo. Yung perang pinag-usapan natin. Kailangan ko yun. Sige, bye. Saan ang bahay? Diyan lang. Tuturo ko sa inyo. Sige, sakay na. Sakay na. Ano yan? Dito ba nakatira si Braulio Tapang? Oo. Sino ba kayo? Mga kaibigan niya kami taga Maynila. Ah? Nandiyan ba siya? Wala eh. Ah, ganun ba? Saan kayo nagpunta? Hindi ko alam. Babalik kaya siya? Eh, hindi ko rin alam eh. Bale, salamat ah. Tutuloy na kami. Ah, sige. Sige. Wala siya rito eh. Wala siya eh. Pumunta tayo doon sa karinderya. Pinsan niya yon. Linda. Napupuno ba ng tao to? Oo naman, pero sa umaga, ganyan talaga. Pero sa gabi, maraming customer. Siya nga pala, pinsan. Ang tagal mo hindi umuwi ah. Kamusta ng buhay mo? Eto, okay lang. Mula na mamatay si tatay tsaka si nanay. Pinagbili ko yung bahay namin. Tsaka konting lupa. Tapos nakipagsapalaran ako sa Maynila. Hanggang bumagsak ako sa pagiging pulis. Eh ano kung naging pulis ka? Eh nasa sa'yo naman yan eh. Kaya nga hangang-hanga sa'yo si Tony dahil isa ka raw sa mga huwarang pulis. Tsaka diba ikaw pang tumulong sa kanya para maging pulis? Alam mo Linda, kung mag-aasawa ka, siguro ang dapat piliin mo mga taong katulad ni Tony. Hindi sa kaibigan ko, no? Pero si Tony kasi mabait na. Masipag pa. Bilib ako sa'yo. Biruin mo ah, napalaki mo itong lugar na to ah. Alam mo, natatandaan ko, maliliit pa tayo. Maliit lang to. Karinderyang maliit ni Nana Tunying, di ba? Ano ginawa mo? Ginawa ko na lang mag-isa eh. Binuhos ko lahat ng oras ko dito. Kasi ito lang ang magiging kabuhayan ko eh. Kaya, ayan, lumaki, gumanda. Oh, ayan na Prince Charming mo. Ito naman, no? Guwapo, di ba? Ha? Sabi mo eh. Pare, may pumunta sa bahay. Hinahanap ka. Kakilala mo raw. Kaya lang nagduda ako eh. Kaya hinahin niya lang mga kilos nila. Ano may itsura? Yung isa raw, napansin ko. Mukhang yun ang boss nila. Matangkad. May itsura. Mukhang mayaman eh. Sigurado ka ba nandyan? Oo, sigurado ako dahil pinsan niya may-ari niyan. Ganun ba?
Oh, pambata, manda kayo. Salamat ha. Oh, teka, paano yung pera? Masyado ka naman siguriste. O yan, sa'yo na lahat yan ha. Mag-ingat kayo, matinig yan. Yan ba yung mga sinasabi mo? Sila nga. Partner, dun muna kayo ni Linda sa loob. Ako na ang bahala rito. Sige na. Bahala na ako rito. Sabihin mo sa ulo niya. Gusto ko siya makausap. Oo, boss. Hoy! Gusto makausap ng boss ko. Ganun ba? Sabihin mo sa amo mo kung sino may kailangan. Siya lumapit. Boss. Pero may kailangan sa kanya, kaya ikaw lumapit. Ah, ganun. Kung ganun, bahala lalapit sa kanya. Sorry, pare. Hindi nakarating ang bala mo. Iwanan ko muna kayo rito. I-report ko muna ito sa munisipyo. Ano-anong mga lugar ang napuntahan mo? Eh, sir. Lahat ng mga lugar na pinupuntahan ni Tapang, pinuntahan na namin pero hindi namin siya nakita. Bueno. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Pero kailangan.
Palagi kang magre-report sa akin kung ano nangyayari. Yes, sir. Linda. Oh, napasugod kayo. Gabing-gabi na. Bakit? May problema ba? Wala naman. Ito kasing partner ko eh. Gusto nila umuwi sa Maynila. Sinabi ko nga sa kanya, bakit hindi pa siya magpabukas? Gusto ko pa sanang magbakasyon dito. Pero ayoko na kayong madamay. Lalong-lalo ka na, Linda. Hindi ako lulubayan ng mga kalabang ko. Kaya hanapin ko na lang sila. Eh di mas delikado yung gagawin mo. Ano bang problema, pare? Sorry, partner, kung hindi ko nasabi sa'yo ang dahilan kung bakit ako napasugod dito sa probinsya. Mainit na ako sa Maynila. Dahil sa mga taong sinalvage ko. Pawang mga salot sa lipunan. Pero hindi ako harap sa kanila. Nang hindi handa. Ganun naman pala eh. Kailangan samahan kita. Di ba magpartner tayo? Siya nga naman. Sino pa bang magtutulungan kung hindi kayong dalawa? Hindi na, partner. Tapusin mo na muna bakasyon mo. Isa pa, ngayon lang kayo nagkita ng pinsan ko, di ba? Kaya ko yun. Oh, paano? Alis na ako. Sige, sige. Ingatan mo yan, Linda. Reporting for duty, sir. Oh, Diaz. Tuloy ka. Maupo ka. Tama-tama ang dating mo. May iuutos ako sa'yo. Ano yun, sir? Kailangan makita natin si Tapang bago maging huli ang lahat. Bakit, sir? Siya lamang ang makakapagpatunay tungkol sa isang secret mission na fake. Kapag nakuha natin siya, malilintikan kung sino man ang involved sa kasong to. Kahit maging general pa siya. Kaya Diaz, mag-iingat ka. Delikado itong lakad mo. Yes, sir. Kaya kung may alam ka kung nasaan si Braulio, sabihin mo agad sa akin. Dahil nananalig ang buhay niya. Hindi ko talaga alam kung nasan siya. Nag-aalala na nga ako eh. Hindi niya ako tinatawagan para kumustahin. Tsaka... Bakit mo nasabing nanganganib ang buhay niya? Dahil biktima siya ng isang huwad mission. Gawa ng mga sindikato. Ganun ba? Oo. Kaya kung tatawag siya, ipaalam mo agad sa akin. Oo. Hindi na magtatagal. Hello, Tapang? Oh, nasan ka? Sa may eskolta, sir. Sa tulay. Bueno, huwag kang aalis dyan. At ipasusundo kita kaya Blasa, ha? Oh, sige, sir. Maghihintay po ako. Sige. Thank you.
Sir, sa dami ng balang tumama sa katawan nun, kahit na sinong demonyo pa siya, hindi na mabubuhay yun. Alam ko naman na kaya mo yun. Kaya ko siya sa'yo inassign. Dahil eksperto ka dyan. Hindi ka mukha nito ni Tobias na laging palpak. Sir, kung nakita ko naman siya, alam niyo namang hindi siya makakaligtas sa akin. Okay, tama na yan. Total, patay na siya. Let's drink to that. Hello. Good evening ho, sir. Tapang? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit wala ka sa pwesto mo kanina? Kasi po may nagtangka sa buhay ko eh. Mabuti nakaligtas ako. Good. Nasaan ka? Nandito ho ako sa isang building, nakikitawag lang ho ako. Pero doon ho ako pupunta sa dating yung talyer. Huwag kang alis dyan. Meron pupunta sa'yo. Yes, sir. Sige. Buhay siya. Asan siya, sir? Sa dating talya, sa lumang building. Pupunta ako siya. Huwag ikaw. Baka makilala ka niya. Si Tobias na lang. Yung pinangako mo sa akin. Akong bahala, sir. Kumakain ng tao, iniistorbo nyo. Ano ba kailangan nyo? Thank you.
Diyan ka lang pala. Sinira mo pa pagkain ko. Wala si Tobias dito ah. Akin na yung telepono. Yes, sir. Opo, sir. Wala na po si Tapang dito. Bangkay na lang ni Tobias at mga bata niyang naiwan dito, sir. Ganun ba? Sige, bumalik ka na rito. Yes, sir. Matagal na kitang sinusubaybayan. Hindi ka nila kayang patayin. Pero sa akin, wala ka na lusot. Patay ka na. Sige, abante. Bul ka lang ha. Walang iya ka. Hunaan mo pa ako sa boundary ko. Eh kung bunutin ko yung buhok sa ilong mo. Huwag po. Huwag po. Nasusunod na gawin mo ulit. Tutudlasin na kita. Huwag po. Labas! Tado ka talaga. Salamat po. Salamat po. Anong salamat ha? Ito salamat. Paano mo ako natuntun dito? Hindi ba magkaibigan tayo? Eh ano naman connection? Pare, iniisip mo palang alam ko na. Ano yung sinasabi mong importanteng sasabihin mo sa akin? Eh, pinapahanap ko ni Sir. Bakit? Nanganganib ang buhay mo, Braulio. Partner, baka galit si Sir sa akin dahil sa mga ginawa kong pagpatay. Hindi, kaya ka nga niya pinapahanap sa akin eh. Dahil may gusto siyang sabihin sa'yo. Ganun ba? Tara. Walang secret mission, Tapang. Ginamit ka lang ni Colonel Lorenzo para i-liquidate lahat ng mga kalaban niya. At pagkatapos, masarili niya ang lahat ng illegal na negosyo. At pagkatapos, ikaw ang kanyang isusunod. Pati si Elvi, siya rin na may pakana. Dahil natuklasan niya na siya ang nagbibigay ng impormasyon sa inyo. Napakahayop niya. Pati babae pinapatulan. At na-discovery ko rin na siya nagpapatay kay Sir Hendo Dato. Sir, kung may tiwala ka pa rin sa akin, pwede ba sa akin mo na i-assign ang kasong ito? Natural. Dahil hindi nila alam na nag-uusap tayo. Kaya dito kita din nila. Ang akala nila, nasa panig ka pa rin nila. Tapang, ito tatandaan mo. Mag-iingat ka. Dahil hindi mga basta-basta makakaharap mo ngayon. Salamat ho, sir. Pasensya ka na. Nang dahil sa akin, kamunti ka na mamatay. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya ayokong pumayag na pumasok ka sa ganitong klaseng trabaho. Kasalanan ko rin ang lahat. Kasalanan ko talaga. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, buhay ako. At nandito ka ngayon.
Walang iya talaga yung mga taong yun. Pati babae pinapatulan. Bakit? Sino ba sila? Elvi, kilala ko na ang punot dulo ng lahat ng ito. Si Colonel Lorenzo. Siya nagpapatay kay Sargento Dato. At siya rin ang nagutos para patayin ka. Eh, ano ngayon ang binabalak mo? Kahit sa anong paraan, kailangan mahuli ko sila. Patay o buhay. Kung ganun, sasamahan kita. Huwag na, Elvi. Masyadong delikado ang lakad kong ito. At ayokong maulit ang nangyari sa'yo noon. Mag-ingat ka na lang. Ba hinahanap mo? Oops! Huwag kang kikilos ng masama. Dahil mapapaagang lipat ng uod ni Sargento sa'yo. Bagay sa yung pangalan mo, Tapang. Biruin mo pati bahay ko, pinasok mo na. Bakit? Gusto mo na rin ma-promote, ano? Hindi naman. Naparito ako para dalhin dito regalo mo. Nakita mo ba? Nasisiguro ko, kakailanganin mo ngayon to. Babawa mo baril mo. Bibigyan kita ng parehas na laban. Talagang gusto mo magpakamatay, ano, Tapang? Huwag ka mag-alala. Hindi ako kasing sama mo. Bibigyan kita ng isang parehas na laban. Hayop ka, Tapang! Kahit putuli mo pa ang dalampa ako, pabangot ako at papatayin pa rin kita, hayop ka! Bakit? Sino may sabi sa yung puputulin ko dalawa mong pa? Buhay mo ang puputulin ko dahil sinisira mo ang buhay ng mga kabataan.
Good evening, sir. Hello, Tapang! Ano ka ba naman? O nasa ka ba ngayon? Nalilito tuloy ang mga tao sa paghahanap sa iyo eh. Umalis na ho ako doon sa lugar na sinabi ko sa inyo. Sir, marami hong mahanting sa akin doon. Sige, alam ko yan. Sir, ano ho bang gagawin ko? Maraming gustong pumatay sa akin. Bueno, huwag kang aalis dyan at ako na mismo bukas ang pupunta dyan. Maraming salamat, sir. Sige. Colonel, ngayon mo makikilala kung sino si Braulio Tapang. Nandiyan si Colonel Lorenzo. Oo, nandito. May pinabibigay nga sa'yo eh. Ano yun? Talagang bilib ako sa lakas ng loob mo! At hindi ka natakot! Lumaban sa isang malakas at malaking higante katulad ko! Colonel! Kung lahat ng malaki at malakas ay kinatatakutan, wala nang maliit na lalaki at lalakas! Unggoy! Nakalimutan mo na bang pagbabasa ng Biblia na si Goliath ay pinatay lamang ni David? Kaya humanda ka! Kahit sa anumang paraan, kukunin kita, patay man o buhay! Tamang-tama ang sagot mo, Tapang! Alam mo ang iyong Biblia! Kaya mamamatay ka! Tulad ni Abel! Colonel! Sumuko ka na! Huwag ka nang humirit pa! Pokyaan na ang baraha mo! Sinisiguro ko sa'yo, kung hihirit ka pa, mababastard ka lang! Diyan ka nagkakamali, Tapang! Hawak ko pa rin ang alas! Baka nakakalimutan mong pwede pa rin kitang itiin sa mga taong pinagpapapatay mo dahil fake ang mission mo. At anytime, pwede kong itanggi na ako mismo ang nag-utos sa'yo. Kung ganun, puputasin ko ang alas mo, kapwa-tawad nila tayo!
mabuti naman. Bago ka namatay, nakagawa ka ng kabutihan. Sana patawarin ka ng Diyos sa mga nagawa mo. Saan ka pupunta, Tapang? Lalabas ka? Para ano? Salamat naman at dumating ka, Governor. Dahil hindi na ako mapapagod sa paghahanap sa'yo. Alam ko na kung sino ka. Dahil bago nalagutan ng hininga ang tuta mong si Colonel Lorenzo, pinagtapat niya sa'kin na ikaw ang ugat ng lahat ng kasamaang ito. Masyado nang matigas at matulis ang sungay mo. Pati nakakataas sa iyo siyang suwag mo na. Kailangan putulin na yan. Dahil sa'yo, nasisira ang aking mga negosyo. Governor, walang anumang klaseng patalim ang maaaring pumutol sa sungay ko. Alam mo kung bakit? Sadyang pinatigas niyo ni Colonel Lorenzo ang sungay kong ito. Kaya kung ako sa'yo, ha? Higupin mo na lahat ng hanging higupin mo sa lugar na ito. Dahil huling hininga mo na yan! Tingnan natin. Mga bala, kunin ang baril niyan. At ayaw ko na makita ang mukha niyan.